sa pong pagpapalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan ko at mga kababayan. Narito po muli tayo sa isang episode ng ating healthy lifestyle. Tayo po ay mag-aalmusal sa umagang ito na maulan na umaga sa inyo, mga kababayan ko at mga kaibigan. Yan, kabibili ko lamang ito ng Dragon Fruits. Nasa 2 kilong kalahating mahigit po ito yung Dragon Fruits. Ito po yung ating susubukang almusalin, at sapagkat ito po ay napakagaling din po sa ating katawan. Magaling po ito sa mga hirap dumumi, ano po, yung mga nahirapang mag dumi ay kainin nyo po ito. Damihan nyo para lalo hong pumusweet ang inyong panlabas. Ano, kaya kain po tayo, mga kababayan. Ito po ang ating almusal. Pagkatapos po nating mag-devotional, makipag-usap sa ating Panginoon sa gitna ng mabagyo't maulan na panahon ng umaga, mga minamahal kong kaibigan. Bago po ako magsimula, ay nais ko po sa inyong ipromote ito. Ito po yung book ng Ministry of Healing. Ang ministryo ng pagpapapagaling ng ating Panginoon. Ayan o, alam nyo ho, kapag kapala binasa nyo po ito, sobra hong napakaganda ng paghimay-himay ng sinabi ng nagsulat na si Dina White. Talagang naroon yung kung paano si Kristo pasimula nagministeryo ng pagpapapagaling. Talagang makikita po nyo, marami kayong matutunan. Ito po pala yung pagpapagaling ng ating Panginoon sa mga physical, tsaka sa emotional at spiritual na yan. Ay, yan pala yung mga karamdaman halos ng mga tao noon sa bansang Israel at sa lugar ng Judea, Samaria, na kanyang nilibot ng ating Panginoon. Napakarami po kayo matutunan dito sa akin po, mga kapatid, na may mga karamdaman ay magbasa kayo nito. Dito pa lang ho, mga kaibigan at mga kapatid, pag binasa nyo po ito, yung book na ito, para ho kayong may doktor na napakarami sa bahay ninyo na naka-duty. Sasabihin ko, grabe po yung turo nito. Hindi na kailangan ko pagka ho kayo may mga karamdaman. Hindi na kayo. Ang kanyang pong tinuturo ng ating Panginoon ay yung patungkol sa kalikasan at yung pong mga gawa ng ating Panginoon. Ano po? Na kailangan tayo pala pagka tayo may mga karamdaman. Yan, yung mga kagaya po nito na sa harapan ninyo, nakikita po ninyo. Ito lang yung mga pangunta. Maging ito kayo yung mga pandemic na ito. Ito lang po, mga kababayan ko, ang pangunta. Napakaganda. Kaya ngayon ako'y inihimay-himay ko po ito itong umaga. Ako po, hanggang dito na po ako. Yan. Kung mapapansin nyo po, yan, may minamarkahan ko po yan at kinukulayan. Ayan o. Yan, kinukulayan ko po yan. Talagang napakaganda ho ng kanyang laman. Ngayon ko lang po ito nabasa na napakaganda pala. Kaya tatapusin ko po ito. At yung pong ating pangalawa, simpe, yung ating pong bukal ng buhay, Life of Jesus. Yan, mahalaga po ito. Kapag mahal po natin si Kristo, kailangan po nating tangkilikin at bilhin po ito. Mapasatahanan po natin at ating pong basahin po yung umaga para po tayo makasumpong ng kauwawa ng biyaya ng ating Panginoon Hesus Kristo. Bakit? Siya po ang nagligtas sa lahat ng mga tao sa sanlibutan. Siya po ang nagligtas, kaya kailangan po natin ito. Ito po ang kailangan ng tao sa sanlibutan. Hindi kung mga sino-sino, ito po kailangan natin ngayon. Si Hesus Kristo at yung kanyang mga pamamaraan sa panggagamot, yung Ministry of Healing na kaparaanan po ng ating Panginoon sa pagpapapagaling, panggagamot at pagbuhay ng mga patay noong kasalukuyan ng ating Panginoon ay nagkatawang tao. So po tayo po'y manalangin na, mga minamahal, mahal po namin Diyos, pinasasalamatan ko ang Dragon Fruits na ipinagkaloob niyo po sa akin at makikita ng aking mga kaibigan at kababayan at kapatid na ito po ay kapag kanila lamang kakainin sa mga karamdaman ay tunay na malilinis ang kanilang kulon at makatutulong sa kanilang mga mapupurol na mga kaisipan na sani ng pagdaya sa mga iniinom at kinakain
na itinuro sa amin ng inyong kalaban si Satanas. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, at basbasan po ito ng banal na Espiritu sa pangalan po ng ayon Panginoon sa amin. Ay siya, kaya na po tayo, mga minamahal. Yan. Tikman po natin ito, ang Dragon Fruits. Napakasarap, kapatid, oh. Yan. Sobrang sarap ng pagkain ito. Yan. Ano? Yan. Mm-hmm. Noong pong nakarang araw, ito din pong aming kinain. Gabi. Inapunan po namin. Talaga namang minuto lamang yung aking kasaman sa bahay. Puntahan ka agad sa CR eh. Mm. Sabay mga karamdaman ho. So para bagang napapakinggan nyo na sa inyo mga manggagamot na kayo parang idadialisis. Ito lang yun yung kakaingin. Huwag na po kayo magpapadialisis natin. Delikado po yun. Yan. Ito lang po yung kakainin ninyo. Mm-hmm. Magaling po ito sa dugo. Sa ating utak. Dragon Fruits, mga kapatid. Bumili na po kayo sa palengke. Habang mura-mura pa. Mm-hmm. Mm-hmm. Si Brother Dan Monsanto. Yan, Brother Dan, bumili, kumain ka na nito. Diyan sa may Mindoro siya ngayon. Yan. Ito po yung mga pagkain. Nagpapapadaloy. Nagpapasirkulit ng ating dugo. Yan. Ito po. Yan. Pagkain ito, ito yung original na pagkain ng tao. Ngayon po, maulan-ulan, malakas ang ulan. Karamihan ngayon sa ating mga kababayan, daing na naman. Yan. Ayun po yun eh. Pampadumi ng ating yan dugo. Mm-hmm. Bah. Actually, oh. Pag ang gising ko po, magumaga pa lang, tapos ko manalangin, kumain na po ko ng apat na pirasong saging nito. Yan. Apat na piraso nito, magumaga pa lang, nakakain na po ko ng apat na piraso. Mahaba po ito, malalaki eh, no? Yan. Apat na piraso nakain ko kayo ng umaga. Kaya nga papapansyo, parang isang piraso pa lang, busog na po ko kasi nakaapat na po ko ng saging eh. Tapos nag-ilom po ko ng kaping vegetarian. Mm-hmm. Cleansing po ito, cleansing. Yung mga maliliit po, ito po, native ito. Yan. Mm-hmm. Sobrang sarap eh. Biyaya pang, ng biyaya po ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya habang po tayo nakakakain pa po nito, kumain po tayo. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan. Yung mga may nagme-maintenance ng gamot, yung mga lima pataas, ito na lang yung inyong maintenance. Tanggal po yung maintenance ninyo. Hmm. Yan. Dragon Fruits, bilhin na po kayo sa palengke. Napakasarap. Eh no? Grabe po ito sa katawan. Alam niyo ho, kailangan po ang ating mga utak mapasukan ng ating katawan ng mga ganito mga pagkain para yung pong daloy ng ating dugo na para roon sa ating utak ay lalong hong magiging alkaline at magiging maganda yung ating mga kaisipan. Yan, ay kapag ka ho tayo, karne ng karne tayo, tapos mga daing, mga mamamantika. Kaya po yung laman po minsan ng ating mga
mga utak ay may halong yung ating dugo, may halong mga sibo na halo-halo. Kaya kuminsan, ngayon, napakarami mong ating mga kababayan may mga karamdaman. Kung ito, ang ating kinakain araw-araw, matutuwa pa sa atin ang Diyos. Napakatamis po, napakasarap. Talagang pinili ko ito eh. Naman tama yung sarap eh. Parang dugo eh. Meron ng nauna, apat na saging. Galiin niyo po mga kapatid ang magkain ng mga malulusog at malalakas sa enzyme alkaline ng mga pagkain na siyang pambato natin sa kapanahunan. Yan. Nagtataka ko sa ating mga kababayan, kaibigan, bakit pumapayag kayo na marami kayong maintenance na gamot? Ay hindi yan akma sa ating katawan. Samantala, ito lang po. Ha? Ito yung detalyadong guide sa atin ng Diyos. Kasi ginawa tayo ng Diyos. Ito yung guide natin. Yung Biblia, yan. So, yan. Yung Biblia, tapos magbasa po tayo ng ganito, ng book na ganito, ay para po tayong may nursing tsaka doktor sa bahay natin na naka-duty araw-araw. Hindi na po tayo malilihis na pagka kuminsan may pagkatangkaso lang, pupuntan tayo agad sa ating mga manggagamot. Ayan. Kaya dyan tayo kuminsan nadadali. Samantala, yung ating Panginoon, meron hong tagubilin sa atin. Yung pong nilalaman ng Biblia naroon completely, mga kapatid. Walang kulang. Kumpleto ang kanyang regalo sa sanlibutan sa mga taong kung basahin lamang ang Biblia. Nakadalawa na po ako. Ikmat ko natin itong maliit. Yung sabi ng aking mga suki dito na dumaan sa bahay maaga pa eh, native daw niya ito eh. Ba, mapula-pula din ang laman, no? Yan, mapula-pula, maliit lang, pero mapula-pula din ang laman, ha? Oh. Tama-tama din kung nakaluto. Pagnog. Yan. Ako, mga kababayan, kung kayo po nakahiga pa, bumangon na po kayo. At mag-pray, tapos pray, inom ng dalang basong tubig na may igirong kung may kalamansi, lagay nyo ng kalamansi. Tapos pumunta na kayo sa palengke. Ayan, pumunta na sa palengke at bumili na po nito. Gabing sarap. Ayan, oh. Yung laman ng isang maliit na native na sarap-sara. Na dragon pots. Yan. Dalawang tindira po, dalawang tindahan na binilin ko nito. Yung isa, yung dumadaan dito sa aming tahanan. Kaya, nagdigahin ako. Kasi maaga pa nga po ako, nakakain na po ako ng apat na perasong saging. Ayos talagang, grabe. Malalaki kasi. Malalaki kasi, oh. Malalaki yung dalawang peraso, eh. Grabe. Mga kapatid, sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maawa po kayo. At i-share po natin ito sa ating mga kababayan at mga kaibigan, kapatid, na may mga karamdaman na ituro sa kanila na itong kainin na may mga maintenance na yan, may mga breast cancer na yan, high blood, diabetes na yan, may mga katarata sa mata, may sakit sa puso, may mga arthritis. Ipatigil na yung mga pagkain bawal. Ito na yung kainin, mga prutas, gulay, saging, yan, mga pinya, mga saba,
Yan po, mga guyabano na yan, mga abukat. Yan ang ating kainin. Lumusog tayo at sumiglak. Yan. Sige, mga kapatid. Lumagpas na tayo sa oras. Ang natira, hindi ko na maubos. Busog na ko. Isel ko naman sa aking mabina. Pagpalain kayo sa umagang ito. Nawa. Gumising na kayo at pumunta na kayo sa paligid. Bumili kayo ng Dragon Plus. Yan. Napakasarap almusalin. Busog na po ako, mga kapatid. Kulang-kulang po ito 3 kilo. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig, pag-subscribe at pag-like at pag-share. Kayo po ay babalikan ng Panginoon sa inyo pong kabutihan. Pagpalain kayo sa umagang ito. May God bless us all. Bye-bye!